Isa ka rin ba sa tulad kong nagtataka at nagtatanong kung bakit pakunti ng pakunti na lang ang CDR King na store na tila ba't unti-unti ni itong nawawala? Yung dating takbuhan ng mga electronics accessories natin like flash drives, cables, chargers at iba pa. Ano nga bang nangyari sa store na to? Halina tuklasin natin kung anong nangyari sa one-stop media provider na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-like, share, at subscribe ka muna. Entro, pasok! I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Taong late 90s na uso ang mga CD kung saan pwede nating paglagyan ng data o files. At isa sa mga lugar kung saan suking-suki tayo sa mga ganitong parts ay ang Quiapo, Manila. Kung saan naman ang CDR King ay nagsimula sa Paterno Street, Quiapo, Manila noong 1997. At itinatag ito ni na Nicholson Santos at Henry Ngo. At sinimula ng CDR King na magbukas ng mga sangay malapit sa mga kolehiyo at universidad. Isang madiskarteng hakbang upang mas malapit sa target na pamilihan, mga mag-aaral at guro. Ang orihinal na CDR King ay isang Filipino retail na nagbibinta ng electronic appliances, murang party ng computer, accessories at gadgets. Isa din sila sa may pinakamagandang quality ng mga produkto at ang business na ito ay tumakbo ng 12 taon. Ang pangalang CDR King ay nagmula o hinango sa pangalang CDR na nangangahulugang compact disc recordable. Ito ay isang digital na format ni impakan ng mga data o files na mas popular nating tawaging pagpaprint. Isang katawagang termino na nangangahulugang proseso sa paglipat ng nilalaman sa isang CD, DVD o iba pang recordable disc. Nakalimitan isa lang ang pwede nating mailaman na files. Nakailangan mo ba ng DVD writer para makapag-print ka? Unlike kapag may CD rewritable, pwede kahit ilang data ilaman mo. Kasi pwede ka ditong makadelete ng files, medyo may kamahalan nga lang. At dinugtungan lang ito ng King na nangangahulugang hari ng mga CD. At dahil sa paglogo ng teknolohiya, mabilis ng musbong ang flash drive. Ang flash drive ay memory card na naging popular na noon kung saan di na natin kailangang mag-brain. Pasa lang ng pasa ng data, pwede na. Kaya naman, mas dumami ang demand. Kaya sa rurok nito, ang CDR King ay may halos 500 mga sangay na nakakalat sa buong kapuluan. Ang CDR King ay ang katumbas sa tingin ng lechong manok, shawarma o milk tea. Pagkahumaling lamang ito sa isang kumpanya lamang na medyo nagmonopolyo sa merkado para sa hindi magastos na bahagi ng mga computer at electronics sa kadahilan ng talagang mura nga naman talaga dito. Ngunit, subukang isipin yung mga katropa, kailan ka huling bumisita sa isang CDR King? Marahil ay hindi sa huling ilang mga buwan, lalo na sa mga paghihigpit na sanhi ng pandemya. Ngunit bago pa man iyon, ano ang huli mong binili sa isang CDR King? Mayroon bang mga tindahan ng CDR King na tumatakbo pa rin ngayon? At eto na nga mga katropa, ang naging dahilan ng pagbagsak ng CDR King. Kasabay ng tagumpay at katanyagan ng kampanya ay nagmula sa mga reklamo mula sa customer nito. Marami ang nagtanong sa kalidad ng kanilang produkto na may ilang akusasyon sa tindahan ng pagbibinta ng mga substandard na paninda na nasira o nahulog sa lalong madaling panahon. Nakabibili mo pa lang pagkatapos sira na agad. Meron din namang matitibay pero marahil mangilan-ngilan lang.
Ang isa pang reklamo ay ang sistema sa pagbabayad meron ng CDR King sa tindahan nito. Sa loob kasi ng maraming taon, ang mga tauhan sa tindahan ay nagsusulat ng mga resibo sa pamamagitan ng kamay. Para sa lahat ng mga pagbili na doble o treble ang oras na hinaantay para sa mga customer nito. Kahit na sa ikasampung taong pag-iral nito, itinatago pa rin ng tindahan ang parehong sistema na humantong sa maraming taon. Na magtanong kung bakit hindi ito napatibay ang isang mas mahusay na paraan ng pagkumpleto ng bahaging ito ng transaksyon. At dahil na rin sa pag-usbong ng online shopping ngayon na naging dahilan din. Lalo na para sa electronics, computer peripherals at ang mga mobile phone accessories. Maraming tao ang nagsimulang lumapit sa mga online marketplace para sa mga items na to. At dahil na rin sa pag-usbong ng mga katunggali nito, Miniso, Mumuso, at katulad na may temang mga mini department store na nagbibinta ng mga tulad na item na ipinagbibili ng CDR King. Tulad ng mga speaker, headphone at earphone, power banks at iba pa. Ay malamang kumain sa merkado ng CDR King na di hamak, mas may kalidad na. At ang pagkakaiba ng kalakal nito. Niisama ang mga bagong teknolohiya na karamihan ay nag-import mula sa China. Matapos ang mga CDR at CDRWs, nagsimula ang kumpanyang magbenta ng mga piyasa ng computer, smartphone, kagamitan, aksesory ng kotse, mga ilaw, lead at kagamitan sa bahay, at marami pang iba. At dahil na rin sa pagsasara ng mga malls, maraming CDR King ang nagsara din. Kung nasaan ang CDR King ngayon? Mayroong isang street na pagsasara ng tindahan ng CDR King sa huling ilang taon. Mula sa ilang mataas na 500 na tindahan, ang CDR King ay kasalukuyang mayroong mas mababa sa 10 mga sangay na lang. Mahirap makahanap ng anumang informasyon sa mismong kampanya. Ang website ay offline at ang huling post sa official na pahina ng Facebook ay noong Marso pa. So kung meron kayong mas maraming makalap na or dahilan kung bakit nagsara or paunti na nagsasara ang CDR King, free lang po kayo na mag-comment at mag-input ng suggestion dito sa video na to. Thank you!